So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takay Romeo Moto at welcome po sa aking muting channel. So mga ka-streetwise, hindi ko po talaga makuha kung ano ba talaga yung pinakarason kung bakit sinabi ni Harry Roque itong mga bagay na to. Kasi based on my humble opinion at sa aking pagkakaintindi, pinatunayan po ni Harry Roque na meron pong pinaplanong destabilization si dating Pangulong Maudig, si Duterte. Kasi nga po, ang sabi nga ni Harry Roque, no, mamaya panoorin natin mamaya, no, ang sinasabi nga ni Harry Roque is nakipag-usap si Digong sa mga military, especially nga po dun sa mga retired na military, at yung mga ibang nakausap nga doon ni Digong ay kinausap din po si PBBM, at doon po sinabi na mga military na to, ha, yung mga kinausap ni Duterte, nung kinausap sila ni PBBM, chinucho si Duterte. Ibig sabihin nun, binulgar na mga military na to na meron talagang pinaplano na destabilization itong si Digong. At ayan nga po mga kababayan na pinaka-reason kung bakit nga po pinag-uusapan na papasukin or nakapasok na nga ang ICC dito sa Pilipinas. Kasi ang punto dito mga kababayan, so confirm ba? Ganun ba ibig sabihin nun? Confirm ba na totoo yung sinasabi ni General Browner at totoo yung Intel report na meron talagang pinaplanong destabilization si Duterte? Well, kung papapasukin yung ICC at ang pinaka-motivation ni PBBM para papasukin ito ay yung destabilization plot nga na pinaplano ni Duterte, edi okay lang. Walang problema sa akin yun. Hindi nga. Walang problema yun. Kasi dalawa po yung magiging benefits natin dito. Unang-una po, magkakaroon po ng katarungan yung mga namatay ng tukhang. At pangalawa, mawawala na po si Duterte na isa sa pinakapanggulo dito nga po sa administrasyon nga po ni PBBM. So ito mga babae, no, parang hindi na ako maingay, no? Ito yung video nga po ni Harry Roque. So sabi ni Harry Roque, ito post niya ito kahapon, no? Sabi dito, bakit nga ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Yan. So ito, panoorin natin to, no? Yan. And then, i-analyze nyo po mga ka-streetwise yung mga sinasabi nga po ni Harry Roque. Okay, sige, panoorin natin to, ha? Talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ng presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PDBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na destab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-destab itong si FPRRT. Ito po, ang narinig ko sa bubuit ko, ha? Iwan naman po itong aking bubuit. E yung mga same daw ng mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara noong mga panahon nito dahil dun sa pambaluslos at saka dun sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na binibensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang, wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President, no? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talaga makikipag-uusap ang presidente sa militar dahil mahal... Ayan, naputuloy muna natin doon, no? So, nilinaw po talaga ni Harry Roque. Actually, ano eh, trending itong video na to eh. Trending na to eh. Nakita ko to kay Coach Jarrett eh. So, mga kababayan kasi, malinaw ngayon na sinabi nga po ni Harry Roque na ang pinaka-reason kung bakit nga pinapasok yung ICC or papapasukin ng ICC dahil nga po doon sa... Yung mga nakausap nga po ni dating Pangulong Duterte ng mga sundalo ay kinausap din po si PBBM at sinabi doon na may plano talaga si PRRD, si dating Pangulong Duterte, na gumawa nga po ng destabilization plot. At ayan daw po yung reason kung bakit papapasukin or nakapasok na ang ICC. So mga kababayan kasi, kasi dalawa lang to eh. Kung kukunin natin yung logic nga po ni Harry Roque, dalawa lang to. O kung totoo ito, kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque, ibig sabihin nun, walang hiya talaga si Digong, baka ng ina ka. Diba? May planong sirain talaga ni Digong ang administrasyon nga po ni PBBM. So kaya nga po nakakagulong ngayon. So ang pangalawa, kung hindi naman totoo itong sinasabi nga ni Harry Roque, eh ang tanong dito, ano yung totoo? Hindi nga, kasi nagbigay na siya ng ano eh. Nagbigay na siya ng mali siya sa mga tao eh. Actually, medyo trending itong video na to. So, dun sa mga nakapanood ng video na to, so nakapagbigay na siya ng konting mali siya sa mga tao. Na may plano talaga si dating Pangulong Duterte para i-destabilize nga po yung gobyerno ni PBBM gamit nga po yung mga military. Especially nga po yung mga retired. So, kung totoo. Pero kung hindi totoo,
So ngayon, anong reason, Harry Roque, kung bakit pinapasok ang ICC? Diba? Imbis na makabuti itong sinabi ni Harry Roque, nakasama pa. Hindi nga, diba? Ay, continue nga natin, diba? Continue natin. Malacanang, wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President, no? Ay dahil nakarating nga kay PDBM daw yung pag-uusap ni FBIRD sa mga militar. Talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distap. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado, siya ay susunod sa batas. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PDBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tayo namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung... Okay, no? So ngayon, ang lumalabas kasi dito mga kababayan, sinasabi ni Harry Roque na wala namang plano si dating Pangulong Duterte na i-destabilize. Kasi mahal niya lang daw po yung mga sundalo, kaya niya kinausap. Kaya nga daw kinausap ni dating Pangulong Duterte. Well, sabi mo yon, wala ka naman dun sa meeting. At saka pangalawa mga kababayan, ang napansin ko dito, ang pinaka-target audience talaga dito ni Harry Roque is yung mga supporter at saka yung mga DDS na mga tatanga-tanga na naniniwala pa rin po sa mga Duterte. Para mas lalong magalit nga po itong mga DDS kay PBBM. Ayan ang ayan ang nakikita ko dito. Kasi mga kababayan, kunwari, ikaw, taga-suporta ka ni PBBM. Taga-suporta ka ni PBBM. Or kaya loyalista ka. Pro-government ka. Kapag napanood mo tong video ni Harry Roque, matutuwa ka pa eh. Kasi ibig sabihin nun, sinagot niya na yung question natin na nagkaroon talaga ng plano na i-destabilize ni Duterte yung gobyerno. Diba? Hindi para sa atin tong video na to. At kung ang makakapanood naman dito ay casual lang, kumbaga parang walang pakialam, eh wala siyang pakialam dito. Pero kapag nakapanood nitong video na to ni Harry Roque, ay isang DDS, mas lalo silang magagalit kay PBBM. Kasi mga kababayan po, kasi ganyan po yan eh. Kasi kami mga vlogger or influencer na ang sabihin, gumagawa kami ng video sa social media kasi po meron kaming target audience. So dito nga po sa video nga po ni Harry Roque, ang target audience niya dito ay mga DDS. Pinapagalit lalo ni Harry Roque ang mga DDS. Hindi nga, ganun lang nakikita ko dito eh. Pero by the way mga kababayan, tapusin na nga natin yan. So ibig sabihin pala nun mga kababayan, totoo pala yung sinabi ni Duterte noong ano to eh, noong November 17, ayan no, noong November 17, dibabas po itong balita na to no, nang sabi, Duterte tells Congress be wary of AFP-PNP. Ex-President Christ oppression. Former President Rodrigo Duterte has warned the people should keep an eye on the armed forces of the Philippines and National Police amid recent political developments, particularly in the House of Representatives. Watch the military and the police closely, you who are conniving in Congress. I am not scaring you. Sabi ni Duterte yan, no? Hindi ko kayo tinatakot. I am not scaring you. Watch the military and the police closely. Duterte said during his gikan sa Masa para sa Masa TV program na nasuspinde. So, nininaw talaga ni Harry Roque. Diba? At saka, itong balita naman nung November 4 nga po na sinabi naman po ng AFP chief na si Browner, no, sabi dito, former military officers behind this tab. AFP chief. Okay? Some former military officers are behind destabilization attempts against the administration of President Marcos. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. confirmed yesterday. So mga kababayan, di natin pwedeng ipagsang walang bahala itong si Roque. Siguro kapag may sinasabi si Roque about sa pagtatanggol niya kay Duterte, wag na natin pansinin kasi nga po, puro kasi nungalingan lang yan. Pero kapag mga ganyan kasi mga pahayag na nilalaglag niya mismo si Duterte na nagpaplano talaga ng destabilization, edi para sa akin, pakinggan natin. Hindi nga, di ba? Kasi mga ka-streetwise, no, kung i-connect natin lahat ng mga nangyari, meron pang sinasabi si Duterte na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino.
May sinabi pa siyang ganyan. So, pang-destabilize talaga ang lakaran nga po ni Duterte. Well, ito lang, no? Base sa aking pagkakaintindi, ha? Ganun nga po yung pagkakaintindi ko dito. Pero kayo po, mga kababayan, anong masabi nyo nga po dito sa mga binanggit nga po ni Harry Roque? Kasi actually, mabigat to. Kaya nga nag-trending tong video na to, eh. Mabigat to. Kasi admittance ito na meron talagang pinaplano si dating Pangulong Duterte na pabagsakin nga po ang administrasyon nga po ni PBBM at saka kinukuntsaban niya nga po yung mga armed forces. At doon, mga kababayan, ikokonek po natin dito yung ginagawa nga po ng putragistis na anak niya na si Sara Mau, si Sara Duterte. Kasi nga po, makita naman natin, mga kababayan, na yung ginawa nga po ni Sara Duterte na pagbigay nga po ng statement regarding nga po sa amnesty at saka sa peace talk, ang target audience niya rin po doon ay mga sundalo. And then yung huli niya pang statement na talagang bibigay siya ng simpatsya doon nga po sa sundalong namatay. Doon nga po sa encuentro ng NPA at saka ng military sa Batangas. So, military din po talaga yung audience ni Sara Duterte. So, dito po natin maikokonek yung ginagawa nga po ng tatay at saka ng anak na talagang sumisip-sip sila at kumukuha sila ng simpatsya sa mga sundalo. Kasi, mga kababayan, ang destabilization po at saka yung kudeta po, magtatagumpay po yan kapag meron pong pwersa ng military. Sobrang basic nun. At dito po natin makikita na sobrang tanga talaga ni Sara Duterte. Gusto mo palang i-destabilize yung, di ba, base kay Harry Roque yan, ha? Gusto palang i-destabilize ng mag-ama yung PBBM presidentship. Eh, ang unang tanong dito, bakit ka pumayag na maging vice president ka? Bakit ka pumayag na makipag-tandem kay PBBM nung eleksyon? Bakit hindi ka tumakbo ng presidente? Kasi malinaw naman po kasi talaga, mga kababayan, na nung mga panahon po na yon nung eleksyon, naniniwala si Sara na hindi niya pa kaya. Inamin niya naman yan, eh, hindi niya pa kaya. Kasi nga, di ba, tatanga-tanga eh. Kita mo, di ba, vice president ngayon, tatanga-tanga, di ba? So, yun lang po, mga kababayan. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa mga pasabogs ni Harry Roque? Yun, so, pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, kung sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.